Sa video na to, pag-uusapan natin ang power roller shutter ng 2022 na Ford Ranger Wildtrak 4x4. Ang power roller shutter ay available lang sa 4x4 na Wildtrak at optional lang din po ito. Pwede kang mag-avail ng variant na may power roller shutter at pwede rin po na wala. Magkaiba po kasi sila ng price. Sa ngayon, ang price po ng Ford Ranger Wildtrak 4x4 na wala pong power roller shutter ay 1,728,000. At sa meron naman pong power roller shutter is 1,748,000. Pero pag ang pinili mo namang na color is yung bago, yung Snow White Pearl, meron po tayong additional na 15,000. Sa review ko ng 2022 na Ford Ranger Wildtrak 4x4, ipinakita ko po doon kung paano i-activate ang power roller shutter using yung switch po sa load box ng Wildtrak. Pero dito po sa video na to, ipapakita ko po lahat ng features at pwede natin gamitin para i-activate ang ating power roller shutter. Kaya naman, sisimulan ko na. Akala ko nang simula ka na. Pwede po nating buksan or i-activate ang power roller shutter gamit po ang key fob. Just press it 2 times. Yum. At kung i-close naman po natin, pwede rin natin gamitin ang key fob. Same sa ginawa po natin kanina, double press lang po. Pansinin niyo po guys, nakabukas po tong tailgate ngayon. Yan. And then, ilalock po natin siya gamit po ang key fob. Para ilock ang tailgate, ay pindutin lang natin yung lock button sa key fob. Yan, nakalock na po siya. So, ito po yung reason kung bakit po nawala yung cylinder lock dito sa tailgate. Kasi once na sinara na po natin yung door, pati po tailgate is malalock na rin. And kahit ilock po natin siya gamit ang power door lock sa loob, malalock pa rin po siya. At kung i-open naman po natin gamit ang power door lock din sa loob, mabubuksan din po ang tailgate natin. Ipapakita ko na rin po kung paano siya i-unlock gamit po ang key fob. Press nyo lang din po ito. Tara, puntahan po natin at i-check po natin kung na-open. Yan, na-open na po. Yun, nalupit talaga ng power roller shutter ng Wildtrak. Kapag naman po nangyari sa inyo na ilang beses po kayo nag-try na pindutin po yung switch dito sa load box at hindi po nag-open ang roller shutter, ibig sabihin po ay nakalock po yung door system natin. So, kailangan po natin gamitin yung key fob or yung power door lock na i-unlock po. Pwede po kasing mangyari to kapag hindi po natin masyadong naisara o nailapat yung tailgate dito sa lock. Ito po yung sample. Pansinin nyo po. Ilang beses ko po siyang pipindutin pero hindi po mag-o-open yung roller shutter. Again, ulitin ko po. Nagagana lang ang power roller shutter natin kapag naka-unlock po ang door natin. Ang isa pang paraan para mag-open or mag-close ang ating power roller shutter is dito po sa switch ng load box. Ito po yung ilang beses ko na po pinakita at idenemo po sa mga review ko po ng Ford Ranger Wildtrak na mayroon pong power roller shutter. At ito pa po ang isang paraan upang i-activate ang ating power roller shutter. Kung ikaw po ay tinatamad pero kailangan po nating buksan ang ating power roller shutter, ay pindutin lang natin dito sa driver side dash yung switch ng power roller shutter. At siguradong mag-o-open na yan. At kung isasara naman na po natin, ay ganun pa rin ang ating gagawin. Ipindutin lang po ulit natin yung switch dito sa dash sa bandang side ng driver and then magko-close na po ang ating power roller shutter. Yun o, iba ka talaga, Wildtrak!
At ito pa po ang isa sa ikagugulat ng lahat na meron po itong features na ice break mode. Yan ay kung magkakasnow sa atin dito sa Pilipinas. Yun lang. Pero ituturo ko na rin po kung paano siya mag-activate. Para i-activate, ilong press lang po natin siya in 3 seconds. Paulit-ulit lang po natin itong gagawin hanggang sa mawala po yung ice dito po sa ating power roller shutter. At ito ang pinakamalupit sa lahat, na siguradong ikamamangha ng lahat. Meron po itong anti-pinch function kapag na-detect po niya na may nabangga siya or may nakaharang, ay magbabounce lang siya at hindi po siya tutuloy. Kaya safe na safe po tayo sa power roller shutter ng Wildtrak. Napakalupit naman talaga ng dating! At kung gusto na po nating ituloy ang pagsara ng ating power roller shutter, ay pindutin lang po natin ulit sa key fob or dito po sa switch sa load box. At para naman po sa maintenance ng ating power roller shutter, para siguradong ma-maintain ang kanyang performance, ay siguraduhin lang po natin na lagi pong malinis ang side na to dito po sa gilid ng ating canister. Pangalawa, lagi lang po nating lagyan ng silicone base lubricant into side of the canister para siguradong hindi po papalya ang performance niya or pag open and close niya.